Magandang umaga, narito na mga balita sa oras na ito. Formal nang binuksan kanina ang isang International AIDS Conference sa Washington, D.C. sa Amerika. Libo-libong delegado mula sa higit 100 mga bansa ang nakilahok layo ng pagkukulong na mas paigtingin ang kampanya kontra AIDS. Para sa latest, makibalita tayo ngayon live mula Washington kay Jovi Francisco. Jovi, kamusta ka dyan? Dito talaga na yung nasabi na formal na nga nagbukas ang AIDS 2012 conference dito sa Washington, D.C. Narito na ang mahigit 20,000 delegado mula sa 200 bansa para magpalitan ng kaalaman ukol sa AIDS epidemic. Layo ng AIDS 2012 na ilatag ang daan para sa susunod na henerasyon na wala nang mamamatay ng dahil sa AIDS. Abot kami na 2 bakuna laban sa naturang virus para sa mga hindi infected at ganun rin ang cure o gamot naman para sa mayroon ng HIV o AIDS. Maliban kina U.S. President Barack Obama at U.S. Secretary State Hillary Clinton, magsasalita rin dito ang ibang world leaders tulad ni Aung San Suu Kyi at kanina nga ay nag-speech na ang mga big donors tulad ni Bill Gates at Elton John. Tinatayang may halos 35 million po na mga katao sa buong mundo ang apektado ng HIV-AIDS. Samantala, kaunti man ang delegado mula sa Pilipinas para sa dinaraos na AIDS 2012 conference dito sa Washington, D.C., titiyakin naman daw ng mga ito na maiyatid nila ang mensahe sa world stage na kailangan ng ating bansa ng tulong pinansyal at dagdag kaalaman para matulungan ng mga HIV positive na Pinoy at maiwasang dumami pa ang bilang ng mga positibo sa naturang sakit na ito. Nababahala daw kasi ang mga health groups mula sa ating bayan sa nalalapit na pagtatapos sa Nobyembre ng pagbibigay ng pondo sa atin ng international donors tulad ng Global Fund. Idagdag pa dito ang mensahe ng top US health official na si Ambassador Eric Gusby nang amin na amin siyang ma-interview no Benji na nais silang malaman kung may ambag din ang sarili nating pamahalaan sa paglaban sa AIDS sa ating bansa dahil mahirap daw maglabas ng pondo para ibigay sa mga bansang tulad natin kung mapapatunayang walang ginagawa ang ating gobyerno para rito. Shared responsibility din ang laman ng mensahe ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa kanyang speech dito kanina. Sa latest figures ng DOH, lumalabas na 10 Pinoy kada araw ang nakakuha ng HIV virus sa taong ito kumpara sa 7 lamang kada araw noong isang taon. Ang Pilipinas din, Benji, ay isa sa 7 bansa sa buong mundo na nagtalaga o nagtala ng 25% infection rate nitong nagdaang taon. Nagulat mula sa Washington, D.C., Jovi Francisco, News 5. Maraming salamat, Jovi Francisco. Nagulat mula sa Washington, D.C.